Matagal ng problema ng 44 years old na si Marie ang maitim niyang kilikili. Sinubukan ko yung tawas, sinubukan ko po yung peeling lotion po yun. Kaso po, masakit sa bulsa. Sa dami ng produktong sinubukan ni Marie sa kanyang kilikili, wala ni isang gumana. Kaya naman, bumaba raw ang confidence niya. Hindi ka nakakapag-ano, sando. Kaya ano, hindi ka makalabas, hindi ka mo makatas yung kilikili mo, ganyan-ganyan. Kakahiya po. Ano nga bang sagot sa maitim na kilikili na problema rin ng marami nating kapatid? Good morning, Doc Val! Good morning, Angela. Thank you for having me. So, ayan na nga ang ating question for the day. Bakit ba umiitim yung kilikili? Okay, Angela, that's a very good question. Bakit nga ba umiitim ang kilikili? So, unang-una, meron tayong tinatawag na friction. So, yung friction, yun yung pagkiskis ng damit dito sa ating kilikili. Mm-hmm. Yung kilikili kasi natin, very thin yung area na yan. Yeah. Yung skin sa kilikili, sobrang nipis. Mm-hmm. So, ang tendency, kapag ang suot mong damit ay sobrang tight o sobrang sikip, pag nagkiskis ito, dahil sa sobrang sensitive niya, pwede itong umitim. Okay? Pero so, hindi naman instant na itim yun, di ba? Ay, hindi naman. It takes time. And then? Aside from that, meron din tayong mga, yung mga gumagawa ng, yung mga nag-shave, yes. Yung mga nagpa-pluck, yes. At saka yung mga nagwa-wax ng kanilang kilikili. So dahil very sensitive nga ang kilikili natin, pag ginagawa mo ito, may tendency talagang umitim ang iyong kilikili. Mm-hmm. So yung ano, Doc, yung mga, yung spray na deodorant, nakakapagpaitim din ba yun ng kilikili? Okay. Ang spray na deodorant ay nakakapagpaitim ng kilikili kung ito ay sobrang tapang. Mm. So usually, malalaman mo kapag matapang ang deodorant or ang spray na ginagamit mo kapag ito ay merong amoy. O kaya merong scent o kaya fragrance. Kasi usually, they contain alcohol, meron silang parabens, so which are very harmful right, doon sa kilikili. Right, right. Pero ano yung magiging tips? No? Ano yung pwede mong ibigay sa amin payo para mapangalagaan namin, maging maputi yung kilikili? Okay, para maging maputi ang inyong kilikili, so unang-una, iwasan muna natin yung mga matatapang na deodorants. Right. Okay, so gumamit lamang tayo ng mga gentle deodorants. So aside from that, dahil nga yung pagwa-wax, pagpa-pluck ay nakakaitim ng kilikili, meron tayong mga alternatives doon sa clinic. Uh-oh. So ito yung mga laser hair removal. Yes. So I don't know if you've heard about yes, it. Yes, of course. Oh. So ang laser hair removal, pwedeng diode, pwedeng IPL, which are available dito sa Pilipinas. Pero Dok, paano naman pagka, syempre, pag medyo, pag yung mga binabanggit mo kasing mga treatment na yan, medyo may kamahalan yes. yan eh, di ba? Syempre, ang gusto din natin malaman dito kung may alternative ba yan. Like for example, home remedies, yung mga baking soda na napapanood natin online. Na ginagamit nila supposedly pampaputi. Speaking of calamansi, baking soda, yes, and calamansi, I really don't suggest na gumamit kayo ng baking soda and calamansi. Why? Kasi ang baking soda, siguro pag ginamit sa ngipin, puputi talaga yung ngipin mo. Oo. Pero pag ginamit yan sa balat, hindi talaga siya puputi. Kasi it's more of an exfoliant rather than a whitening product. So iba nga naman kasi ipin sa kilikili. And also yung calamansi na sinasabi nila, di ba? Ang calamansi kasi acid yan, di ba? Tapos ang kilikili, sobrang nipis ng balat. So very sensitive. Kapag ginamit mo yung calamansi doon sa balat mo na very sensitive, mangingitim lang talaga ito. Ida-damage mo lang talaga siya. Okay. Pero yung mga available in the market na mga pampaputi, mga sabon, lotion, cream, di ba? Lahat na. Yes. Are those really effective, Doc? Yes, they are effective. Especially kung titignan mo yung mga ingredients nila. Meron silang mga licorice, merong mga glutathione. Basta, as long as they are gentle to your underarms, okay lang sila for me. Ayun. Sige, ano pa po yung mga mabibigay ninyong tips sa ating mga kapatid tungkol sa pampaputi ng kanilang kilikili? Okay, so ang mga dapat at hindi dapat gawin, so iwasan ang mga masisikip na damit. A healthy diet is a must and laging uminom ng tubig.
Huwag mag-shave, mag-pluck, at mag-wax. Ayun! Pampaputi ng kilikili. Buena mano po yan ha, sa ating usapin dito sa mga pampa-beauty tips, mga balik alindog. Thank you so much for joining us today. Angela, for having Abangan me. Po ang iba pang balik alindog tips ng ating resident skin doctor na si Doc Val. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.